sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang movie na pinamagatang Nothing But 30. Nagsisimula ang palabas sa isang babae na nagngangalang Chen na naglalakad sa loob ng isang luxury store na tinawag na Mitchell. Isang attendant sa tindahang yun na nagngangalang Mana ang nag-welcome sa kanya sa tindahan at nag-aalok na maging kanyang shopping assistant. Dahil hindi pa alam ni Miss Chen kung ano ang gusto niyang bilhin, tinanong niya si Mana kung mayroon siyang irerekomenda kaya't ipinagpatuloy ni Mana na ipakilala ang mga bagay sa kanya. Pinigilan siya ng isa pang attendant sa tindahan na kaibigan ni Mana. Tinanong siya kung bakit nag-aaksaya siya ng oras sa paglilingkod sa isang tulad niya at sinabi pa ng kanyang katrabaho na hindi ito makakabili ng anuman. Samantala, hindi naabala si Mana sa komento ng kanyang katrabaho. Sa halip, ipinakita niya kay Miss Chen ang mga bagong koleksyon sa tindahan. Sa kurso ng paggawa nito, binibigyan niya ng mabilisan si Miss Chen nang hindi nito nalalaman. Matapos tingnan ng ilang damit, itinuro ni Mana ang section ng mga bag at si Miss Chen ay maayos na lumakad upang ito ay tingnan. Muli ay sinilip ni Mana ang bag ni Miss Chen na may lamang talbos ng sayote, pero hindi siya nagbigay ng anumang komento. Lumipas ang ilang segundo at napansin ni Mana na mukhang hindi nasisiyahan si Miss Chen sa mga koleksyon, kaya't dinala siya sa ibang section. Itinuro din ni Mana ang ilang leather na sapatos ngunit iba ang nakaagaw ng atensyon ni Miss Chen. Nabighani siya sa mga nakadisplay na artikulo ng alahas kaya't nagtanong siya kay Mana tungkol sa mga ito. Matiyagang sumagot si Mana at ipinaliwanag din ang bawat isa ayon sa kanilang mga presyo. Dahil hindi pa nakontento ang customer ay tinanong niya si Mana kung ang tindahan ay may mas mamahaling piraso ng alahas. Pinagtibay ni Mana na ang lahat ng ito ay nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon na nabibilang sa Advanced Customized Series. Sa wakas ay nasiyahan din ang customer. Pumayag si Miss Chen na bilhin ang mga ito pero nag-react lang ng kaunti si Mana upang maitago ang kanyang pagkagulat. Hiniling niya kay Miss Chen na tiyakin kung gusto niyang bilhin ang mga alahas na ito at nakakuha ng parehong tugon. Sa sandaling yun ay dumaan ang katrabaho ni Mana na nagngangalang Linda kaya't narinig niya ang pag-uusap ni Mana at ni Miss Chen. Dinala ni Mana si Miss Chen sa VIP lounge at ipinahayag na kailangan niyang kumuha ng katalog para makapili si Miss Chen. Pagkatapos makuha ang katalog, sumama si Mana kay Miss Chen sa VIP lounge at isinara ang pinto. Nagsimula siyang ipakilala ang bawat isa sa mga na-customize na item ng alahas na makikita sa katalog. Ibinigay ni Miss Chen kay Mana ang kanyang atensyon hanggang sa mapansin niya ang isa sa mga set ng alahas. Tinanong niya si Mana kung nakita na ba niya ang set ng alahas at sumagot si Mana ng katotohanan na hindi ito mismong nakita. Subalit pagkatapos ay ipinaliwanag niya na nakita niya ito sa isang video sa panahon ng kanyang pagsasanay sa tindahan. Ipinagpatuloy ni Mana na ibigay kay Miss Chen ang kanyang pananaw sa mga babae, diamante, at alahas. Naantig si Miss Chen sa pananaw ni Mana at nagpas siyang umorder ng set ng alahas. Muli, hindi gaanong naitago ni Mana ang kanyang pagkagulat sa pag-aakalang ang halaga ng alahas ang makapagpabago sa isip ni Miss Chen. Gayunpaman, iginiit ni Miss Chen na kunin ang set ng alahas. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Mana ang pamamaraan ng pagbabayad kay Miss Chen at pagkatapos ay lumabas upang tawagin ang store manager. Sa labas ng VIP lounge, labis ang kasiyahan ni Mana sa katotohanan na nakakuha siya ng isang customer na determinadong bumili ng higit sa 1 milyon. Sa sumunod na eksena, siya ay nakikipag-usap sa store manager tungkol sa babaeng gustong bumili ng mga alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa sandaling yun, nakita ni Mana si Linda na papunta sa VIP lounge na may dalang tsokolate para kay Miss Chen. Pinutol niya ang kanyang talakayan sa store manager at pinigilan si Linda. Pinipilit ni Linda na tulungan si Mana na maglingkod sa isang mahalagang customer ngunit tumanggi si Mana. Pabalik-balik ang dalawa tungkol sa kanilang usapan hanggang sa tiniyak ng store manager kay Linda na siya na lang ang bahala kasama si Mana. Nang marinig ito ni Linda ay lumayo siya nang may sama ng loob. Si Mana at ang store manager ay pumasok sa VIP lounge at ang store manager ay nagpatuloy sa pagtalakay sa mga pamamaraan. Tinanong niya si Miss Chen kung maaari niyang idagdag ang kanyang contact number para makapag-usap sila kapag may lumabas na balita tungkol sa set ng alahas. Nagmukhang malungkot si Mana dahil kliyente niya si Miss Chen.
Samantala, napansin ni Miss Chen ang malungkot na hitsura ni Mana kaya't sinabi niya sa store manager na siya na lang ang makipag-ugnayan sa contact number ni Mana. Tinanong din ni Miss Chen ang store manager kung okay lang na bumalik siya pagkalipas ng ilang araw para makumpleto ang bayad sa mga alahas. Bagamat mukhang nagulat ang store manager, tinanggap niya at hiniling kay Mana na idagdag ang contact number ni Miss Chen sa kanyang cellphone. Pagkatapos ng pag-uusap ay umalis si Miss Chen at hinitid ng buong team hanggang sa labas ng tindahan. Pagbalik nila sa loob, si Mana ay nakatanggap ng lubos na pagbati mula sa buong team. Sa pagpapanggap ni Linda habang iniisip na si Miss Chen ay isang manloloko, iminumungkahi niya na tingnan ang mga sandali ni Miss Chen sa social media. Nakuha niya ang cellphone ni Mana at dahil alam niyang ang atensyon ng lahat ay kay Mana, palihim niyang dinelete ang contact number ni Miss Chen sa kanyang cellphone at pagkatapos ay agad na ibinalik ito kay Mana. Naguguluhan si Mana kung paano nawala ang contact number ni Miss Chen sa kanyang cellphone. Makalipas ang ilang araw, isa sa mga katrabaho ni Mana na nagngangalang Zoe ay nagtanong sa kanya kung kailan babalik si Miss Chen sa tindahan gaya ng ipinangako. Tiniyak sa kanya ni Mana na tutuparin ni Miss Chen ang kanyang salita. Pagkatapos ay nakita niya si Miss Chen sa labas ng tindahan habang papunta sa pasukan. Tumakbo si Mana upang salubungin siya at pagkatapos batiin ang bawat isa, hiniling niya kay Zoe na akayin si Miss Chen papunta sa VIP lounge habang siya ay naghahanda. Umalis si Zoe kasama si Miss Chen habang kinakausap ng store manager si Mana. Sinabi niya na 3 taon na ang nakalipas mula nang magkaroon sila ng ganoong kalaking order. Nangako siyang mag-a-apply si Mana para ma-promote sa sales executive kapag nagawa niyang panghawakan ng maayos ang order ni Miss Chen. Dahil sa narinig ay lalong natuwa si Mana at pinuntahan si Miss Chen sa VIP lounge. Magkasama nilang tinatalakay ang mga kondisyon sa pagbabayad para sa set ng alahas at muling sinuri ni Mana ang order ni Miss Chen. Kinuha ni Miss Chen ang kanyang card mula sa kanyang wallet para magbayad, at sa huli ay sinabi niya kay Mana na ang pera sa card ay ang kanyang kasunduan sa diborsyo. Sinimulan niyang ikwento kay Mana kung paano sila naging mahirap ng kanyang asawa. Ngunit pagkatapos nilang makapagtrabaho ng ilang mga trabaho bilang mga empleyado, kalaunan ay nakapagsimula sila ng isang kumpanya ng taxi. Sinabi niya kay Mana ang tungkol sa isang partikular na lupain na binili nila sa bundok para makapagpatayo ng hardin, kung saan sa kalaunan ay 2 lote na bahagi ng kanilang lupain ay ibinenta sa gobyerno upang magtayo ng mga high-speed na riles. Ipinaliwanag ni Miss Chen kung paano sila napayaman ang kanilang nabiling lupain at nang nagpa siya ang kanyang asawa na dalhin ang kanyang kabit sa kanilang tahanan. Humingi siya ng diborsyo at nakakuha siya ng kanyang bahagi mula sa nakuha nilang pera sa pagbebenta ng 2 lote ng kanilang lupain. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Mana mula sa pananabik patungo sa pakikiramay habang nakikinig siya sa kwento ni Miss Chen. Sinabi ni Miss Chen kay Mana na ang kabit ng kanyang asawa ay nakasuot ng mga branded mula ulo hanggang paa at sinimulan niyang ikumpara ang sarili nito sa kanya. Kaya't nang pumasok si Miss Chen sa tindahang ito, wala siyang nasa isip kundi ang gumastos ng pera. Kaya naman ito ang dahilan kung bakit niya gustong makuha ang set ng alahas. Sa sandaling ibigay ni Miss Chen ang kanyang card kay Mana, pumasok ang store manager para ipahayag na oras na para iswipe ang card ni Miss Chen. Samantala, pagkatapos marinig ni Mana ang kwento ni Miss Chen, muling isinasaalang-alang ang pag-swipe ng kanyang card. Malungkot siyang nakatingin sa likuran habang ginagabayan ng store manager si Miss Chen palabas ng VIP lounge. Nakonsensya si Mana kaya't sinabihan niya si Miss Chen na umuwi at pag-isipan ang kanyang desisyon na bumili. Lumalabas na imahinasyon lang niya yon. Inalis ng store manager si Mana mula sa kanyang pagkatulala at nagpatuloy sa pag-swipe ng card. Pagkatapos ay hinitid niya si Miss Chen palabas ng tindahan at muling pumasok na mukhang malungkot. Bumalik siya sa VIP lounge at umupo kung saan nakaupo kanina si Miss Chen habang iniisip pa rin ang kwentong ibinahagi sa kanya. Kalaunan, si Mana ay matagumpay na napromote bilang isang sales executive. Binabati siya ng kanyang mga kasamahan habang nakikinig sa pakikipag-usap niya sa manager ng tindahan. Samantala, alam ni Linda na nakatayo sa likuran nila ang lahat ng nangyayari sa tindahan ngunit mas piniling wag nang batiin si Mana. Nang umalis ang store manager, lumapit siya kay Mana na may masungit na mukha. Sinabihan siyang asikasuhin ang lalaking customer na kakapasok lang sa tindahan. Habang papalayo si Linda,
Ibinulong ni Zoe kay Mana na masama ang loob ni Linda dahil ipinapalagay niyang kinuha ni Mana ang kanyang posisyon bilang sales executive. Pagkatapos ay lumapit si Mana sa isang lalaking customer at binati ito sa mainit na pagtanggap. Matapos kumpirmahin na ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa tindahan, inakay siya ni Mana sa seksyon ng mga damit na panglalaki sa ikalawang palapag. Nagpa siya ang lalaki na subukan ang ilang mga damit at sapatos. Tinulungan siya ni Mana na isuot ang sapatos at ayusin ang kanyang suit jacket. Tapos ay nagkomento ang lalaki na malamig ang mga kamay ni Mana. Agad niyang inalis ang mga ito at humingi ng tawad. Ilang sandali pa ay ngumiti ang lalaki habang tinutulungan siya ni Mana na ayusin ang kanyang pantalon. Ipinaliwanag niya kung paano niya pinili ang mga damit para sa kanya. Sa hangarin ng lalaki na mapalapit si Mana sa kanya, nagsinungaling ito tungkol sa underarm ng suit jacket na kung saan ito ay hindi komportable. Tumayo si Mana sa harap ng lalaki at sinubukan siyang kumbinsihin na ang suit jacket ay angkop para sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman, ang lalaki ay may masamang hangarin hanggang sa ma-corner siya sa isang salamin sa dingding. Pagkatapos ay hiningi ng lalaki ang kanyang cellphone number na nangangakong makipag-ugnayan sa kanya kung may kailangan pa siya kaya't pumayag si Mana na ibigay ito sa kanya. Inilagay ni Mana ang mga damit na nabili niya sa mga shopping bag at inihatid ito palabas ng tindahan. Ibinigay ni Mana ang resibo sa kanya ngunit hindi niya ito tinanggap. Sa halip, sinabi niya kay Mana na itago ito. Ang resibo ay maaaring palitan ng puntos at gamitin bilang diskwento para sa susunod na pamimili. Ang dalawa ay patuloy na pabalik-balik sa usapan dahil sa resibo. Hanggang sa hiniling ng lalaki na kausapin si Mana ng prebado. Pumunta ang dalawa sa sulok ng tindahan upang mag-usap. Niyaya ng lalaki si Mana na kumain sila sa labas at sinabihan pa siyang isaalang-alang ang resibo bilang regalo, ngunit hindi niya ito tinanggap. Naalala ni Mana na nakita niya ang wedding ring ng lalaki habang pinagsasama-sama ang kanyang mga damit sa tindahan kaya't sinabi niya sa lalaki ang tungkol dito tapos ay ibinigay sa kanya ang resibo. Bagaman tinanggap ng lalaki ang resibo, galit na kinusot ito at itinapon sa sahig at pagkatapos ay lumayo. Sa sumunod na eksena, nag-iisa si Mana sa isang conference room, at makalipas ang ilang segundo, dumating ang board of directors. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, ipinakita kay Mana ang resibo na inihagis ng kanyang kliyente sa sahig kanina at inakusahan siya na ipinagpalit ito para sa puntos. Nagsalita ang store manager para sa depensa ni Mana at ipinaliwanag niya na hindi siya ganoong klase ng tao, lalo na't kakapromote lang nito. Gayunpaman, iginiit ng direktor na si Bakin si Mana sa trabaho at sinasabing ito ang kinahinatnan ng kanyang mga aksyon. Nakiusap si Mana na siya ay inosente at hiniling sa direktor na bigyan siya ng pagkakataong patunayan na siya ay inosente. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, sinabi ng direktor kay Mana na mayroon lamang siyang isang araw upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Pagkatapos ng trabaho, siya ay pumunta sa kumpanya ng lalaki at nakiusap sa kanya na tulungan siyang patunayan na hindi niya ipinagpalit ang kanyang resibo para sa mga puntos. Sumagot ang lalaki na hindi siya matutulungan at kahit na patuloy itong nagsusumamo sa kanya ay hindi ito nagbago ng isip. Naglakad si Mana pauwi habang umiiyak. Matapos ang kanyang pagsusumikap ay nakamit niya ang kanyang promotion bilang isang sales executive subalit sa isang iglap ay bigla na lang siyang mawawala ng trabaho dahil lang sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Sa sumunod na araw, sa kanyang pakikipagpulong kasama ang board of directors, si Zoe at ang isa pang katrabaho ni Mana ay pumasok sa pagpupulong at sinasabing makakatulong sila upang patunayan ang pagiging inosente ni Mana. Sinabi ni Zoe sa direktor na suriin ang CCTV footage mula noong tinubos ang resibo. Nang suriin ang lahat, nalaman nilang isang binibini ang nagpanggap bilang si Mana at ipinagpalit ang resibo. Sa una, walang ideya si Mana kung sino ang binibini ngunit matapos suriing mabuti ang kanyang post sa social media, nakita niyang kaibigan ito ni Linda. Ang lahat ng mga katrabaho ni Mana kasama ang store manager ay nagpatuloy na humingi ng mga kasagutan mula kay Linda. Tumanggi si Linda na humingi ng paumanhin. Ipinahayag niya ang kanyang pagkainis, sa katotohanan na nagtrabaho siya ng kasing sipag ni Mana ngunit hindi nito nakuha ang posisyon bilang sales executive. Siya ay nagsasabi na dahil kay Mana ay wala na siyang makuhang posisyon. Sa bahagi ni Mana ay hindi niya hinayaan na siya ay maliitin at ipinaliwanag na nakuha niya ang posisyon dahil sa kanyang pagsusumikap.
Hindi ganon ang tingin ni Linda sa sitwasyon kaya't humantong ito sa pagpuna sa kanya ng ilan sa kanilang mga katrabaho. Napakalma sila ng store manager at tinanong si Mana kung ano ang gusto niyang gawin kay Linda. Pinili ni Mana na sumunod sa mga patakaran habang tinatanggal ni Linda ang kanyang name tag tapos ay nag-walk out. Ang maaari nating matutunan sa palabas na ito ay hindi tayo dapat mainggit sa tagumpay ng kapwa dahil ang inggit ang nagiging mitsa ng masasamang gawi tulad ng pagiging mapanglait, mapaghangad, o di naman kaya ay paninira sa kapwa. Sa halip na mainggit, gawin nating inspirasyon ang kanilang tagumpay upang mas mapabuti ang ating sarili. Hindi man natin nakuha ang tagumpay ngayon, ngunit kung patuloy nating pagsisikapan ang isang bagay at patuloy na mananalig ay darating din ang panahon na tayo naman ang makakaranas nito. Hindi rin dapat nating husgahan ang halaga ng isang bagay o ang panlabas na anyo ng isang tao. Tayong lahat ay denisenyo ng magkakaiba at may kanya-kanyang puwang dito sa mundo. Tandaan natin na ang panghuhusga sa ating kapwa ay hinding-hindi makakapagpaunlad ng ating buhay at hindi makakatulong sa paghubog ng ating pagkatao. Huwag tayong gumawa ng conclusion ayon sa nakikita ng ating mga mata, bumase tayo sa panloob na katangian ng isang bagay dahil ito ang magbibigay sa atin ng mas makabuluhang pag-unawa at tamang pagkilala sa isang bagay. Nawa ay nagustuhan niyo ang palabas at kita-kita ulit tayo sa susunod na upload. Mag-like at mag-subscribe upang makapag-upload pa kami ng higit pang mga video.